Bakit tayo nandito? Bakit? Nangyari na to noon, di ba? Ako ang martir sa pag-ibig. Ako si Erica, isang mass comm student. Matalino ako dito in all fairness to me. Magna cum laude ako dito. Kaya lang sa pagmamahal, hindi ako ganun katalino. As in, ibibigay ko lahat ng attention ko, lahat ng oras ko kay Tristan, which will be played by Ken Chan. Ayun, ang ending, hindi ko alam na hindi pala ganun ka sincere yung feelings niya para sa akin. Ang role ko dito, ako si Tristan, isa siyang binata na maganda yung estado ng buhay. Tapos, isang college boy na swimmer, and happy-go-lucky. Pero pagdating sa love, siya yung tipo ng tao na pag naging malalim na yung love, hindi na niya alam yung gagawin niya. Nalilito na siya. So, hindi niya alam kung may nasasaktan ba siya o nakakasakit na siya. Ako dito si Kathy. Ako yung sister ni Kenshan dito. Bubbly ako dito and masayahing kapatid niya. I play as Paul here. Ako yung fiance ni Kathy, which is the sister of Kenshan. I play the role of Tala, Erica's best friend. Supportive naman ako kay Erica, but kung alam kong medyo nasasaktan na siya, parang kinokomentan ko siya ng negative. Ang character ko dito, ako dito si Andre. Isa ako sa mga best friend ni Barbie, of course, and ni Jai dito sa movie na to. Gusto ko siya, crush ko siya. Si Barbie naman, yung tingin niya sa akin talaga is best friend lang, kaibigan lang. My character is Kring po. She's the supportive sister of Barbara Fortesa. When it comes to protecting the family and everything like that, she's very serious, kahit bata pa lang siya. Best friend ako ni Tristan, which is Ken. And varsity kami ng swimming. Loyal kay Ken bilang friend. Sana pansinin ako ni Crush today. Sana swertehin ako kay Tristan. Pagdating sa relationship ko with Ken, working relationship ko with Ken, wala namang nagbago kasi matagal na rin naman kaming magkaibigan at saka third project namin together. Siguro lang, mas naging seryoso lang kami dito kasi nga ibang mag-direct si Direct Joel. So mas focused kami dito unlike sa mga previous projects namin na feeling namin naglalaro lang kami. Dito talagang feeling namin mga artista kami na nagtatrabaho talaga. 6 years na kami magkakilala sa showbiz. And sobrang nilulook forward ko talaga na makatrabaho siya sa teleserye. Especially bonus na binigay pa itong movie. May kwento ako sa kanya na hindi niya alam na kailan lang niya nalaman. Nung high school kasi ako, syempre nangangarap din ako maging artista. Pero parang for me imposible. Nagkikreate ako ng parang music video o trailer sa isip ko. Kuwari habang nasa biyaya ko, tapos nakikinig ng music, tapos kapag napakinggan ko love song. Dahil nangangarap ako maging artista, syempre, ako yung gagawin ko, bida yung sarili ko dun sa music video na ginagawa ko sa sarili ko. Tapos, ang lagi kong ini-imagine na kapartner ko, si Barbie. Noon pa man talaga, dream ko nang makatrabaho si Barbie sa isang pelikula. Sorry. Hindi kasi, super amazed ako kasi parang alam mo yung Barbie na movie, si Ken at saka si Barbie talaga. So, sabi ko sa kanilang dalawa na astig naman yung love team niyo. Ang bubbly lang ng love team nila. Something light, teens to adult, makaka-relate sa kanilang dalawa. So, cute ako. Panaging fan talaga ako nila. Tsaka ang bait kasi kahit sa kabilang estasyon ako, parang family kami dito. So, barkada-barkada talaga dito. Kasi si Ken, best friend ko yan since nag-twin hearts kami. Sobrang close kami. And syempre, kung saan masaya yung kaibigan ko, susuportahan ko yan. Kahit saan magpunta, kahit sinong love team niya. Pero mas gusto si Barbie kasi sobrang bagay sila eh. Ang ganda ng tandem nila eh. Ang song, yun yung gamit kasi nung ni-direct Gina Alahar for people na who works perfectly together. Lagi nilang naninail yung trabaho nila. Perfect execution. Yun nga yung ano eh. Maganda yung tandem nila. Actually, for me, it's perfect. Pwede ba kitang invite sa bahay? Bakit? Oh, wala lang. Hangout lang. Ito ba? Parang kami. Pero walang formality. The biggest challenge for me
is yung nag-level up kami ni Barbie sa mature roles. Dahil lang galing kami sa Twins, nang galing kami sa Patwitams, nang galing kami sa romantic comedy, etong ginagawa naming pelikula na This Time I'll Be Sweeter, nag-level up siya ng konti. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magpakita namin yung ibang side namin ni Barb pagdating sa pag-arte. Lalo na yung age namin, yung pinakamahirap dito kasi yung pinoportray naming age ni Barbie dito is malayo sa edad namin talaga sa totoong buhay. So, yun yung biggest challenge. Paano namin mabibigyan justice yung role namin? Siguro yung fact na pelikula siya. Kasi matagal akong napahinga sa mainstream. Ngayon lang na-refresh sa akin na ganito palang kahirap gumawa ng pelikula. Lalo na pag ganitong genre na heavy drama siya. Yung kapag may mabigat kang eksena ng gagawin, hindi na siya pang parang teleserye na isang beses mo lang gagawin tapos good take na. Dito, kahit okay na yung ginawa mo, uulitin mo siya ulit kasi may ibang angle shot na gagawin. Ano bang nararamdaman mo? Masaya naman ako. Nagsabi ba siya na naliligaw siya? Eh di ba gano'n naman talaga mga lalaki? Di na sinasabi, ginagawa na lang. Wala naman kami ni Erica, magkaibigan lang kami. I feel so blessed and thankful na nakatrabaho kong isang direct Joel Lamangan. Dahil hindi ko pa siya nakakatrabaho, naririnig ko na talaga na stricto siya, na talagang mabilis siyang magtrabaho. At sobrang kinakabahan talaga ako nung alaman ko na si Direk Joel Lamangan yung maging director namin dito sa pelikula na to. Kaya sobrang sarap sa feeling na dumaan ka sa isang Direk Joel Lamangan. And it's such a pleasure na makatrabaho talaga siya. At sa aming mga aktor, meron kaming kasabihan na kapag dumaan ka kay Direk Joel Lamangan at na-handle ka niya bilang isang artista, nakaka-proud at nakaka-satisfy bilang isang aktor yun. Talagang it's my honor na naging director ko siya. Napaka unexpected na okay kami. Na hindi masasabi ko at mapapatunayan ko na hindi ako nasigawan ni Direk Joel. Hindi niya ako napagalitan. Pero sobrang effort ko rin naman kasi na talagang kahit pagiging news reporter ko, ang haba ng lines ko. Kapag nagko-cover ako ng story, kailangan di ba mahaba yung mga report mo? Sinaulo ko yun. Tapos kapag may monologue, kunyari may confrontation kami ni Ken, sa ulo namin yung lines na yun. Tsaka an hour before my call time, andun na ako sa set. Direk Joel, I've worked with him for, this is my fourth time working with Direk Joel and it's fun. He's very professional, may conviction siya sa mga ginagawa niya and yung vision niya sa craft talaga dito sa industry natin. Nandun pa rin talaga. Direk Joel is Direk Joel. Sobrang happy and it's an honor na makatrabaho si Direk Joel Lamangan kasi 'di ba nga kagaya ng sinabi ko kanina, isa siya sa pinakamagaling na director and syempre kahit saang parte, kahit saang mo tignan, hindi mo may iwasang ma-pressure kasi isa siya sa pinakamagaling and kailangan ibigay mo talaga lahat ng best mo. Direk Joel, awesome. Sobrang galing niya, sobrang marami kong natutunan sa kanya. Very thankful ako na naka-work ko rin siya. Direk Joey Lamangan, super honored ako na nakatrabaho ko siya. Ang dami ko actually sa kanya natutunan kasi parang, alam mo yun, parang may vision na siya agad. Pag set up lang, alam niya na agad na parang yung ilaw ganun, kung alam niya na ba mag-arrange ng mga ano. At saka bilang actress naman, parang dapat alam mo yung ginagawa mo. Dapat blackies, makinig ka talaga. Yun ang ano kay Direk. Kahit minsan hindi na Direk na gagalit, parang ma-amaze ka naman, mamotivate ka talaga. It's my first time to work with him and talagang natataranta ako. But for me, I really like Direk because of the fact na he does push me to my limit. To the point that it doesn't break me, but it actually develops my character. Not only in the movie, but as an artist myself. So I appreciate him. May ibabalita ko sa'yo. Surprise, ano yun? Happy third monthly! Lahat naman tayo nagmamahal. So lahat makaka-relate dito sa movie na to. It's all about second chances. Hindi lang second chances, third chances ba? Ang maganda dito is sa lahat ng mga taong nagmahal na hindi napanindigan at humingi ng second at third chances, ito yung movie na para sa kanila at dito sila huhugot.
hindi lang siya tututok sa isang istorya. Meron siyang istorya sa pamilya, sa kaibigan, sa magkapatid. So, lahat ng tao makaka-relate dito. For me, everyone. Kasi lahat tayo nakakaramdam ng failure, ng loss. Obviously, people who are going through a lot in their life. And for people that want to have a second chance or more than a second chance. Lahat na nagmamahalan dyan sa labas. Lahat ng family, bata hanggang matanda, makaka-relate sila dito sa magandang pelikula na to. Bagets, family, pang-students. Ano siya eh, transition siya eh. From college to work to nagkita ulit. Mga in love lalo. At saka nasaktan, nabigo, yun. Mga hopeless romantic, si mga martir, yung mga walang hinihinging kapalit. Yung sige, magmahal ka ng iba. Ako okay lang, andito lang ako para sa'yo. Yung handang maging best friend mo lang, ganun. Uy! Ano yun? Pareho. Kuna mo! Wala pa po kumpletong detalye sa kung anong sanhi ng aksidente. Ma! Okay na. Tristan? Tristan? Pwede ka bang ma-interview? Huwag muna, please. Leave me alone! Siguro yung tambalan nila Ken and ni Barbie ay yung dapat nilang abangan sa movie. Kasi para sa akin, iba sila sa TV at iba sila sa movie. Madami. Sobrang daming highlight yung movie. Every sequences, every take, every day na nag-shoot kami, may mga pasabog talaga. For me, the biggest highlight is basically, it revolves around the topic of depression nga. So, that for me is already a highlight because I think that it is an issue that should be addressed, especially at this time where yung mga nangyayari ngayon, I think it will be very helpful sa mga tao. Kasi nasanay tayo sa movie na sinasabi natin na paulit-ulit na lang yung storya. Merong second chances, merong past, merong third wheel. Pagdating sa love kasi talagang kasama yon. Pero kasi ang biggest highlight nitong movie na to, kung saan kami nagpo-focus is ilang beses na humingi ng chances. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. So, mahirap para sa isang taong magbigay ng ganong klaseng chance dahil sobra-sobra na. Ibang Ken and Barbie. Kasi yun naman din yung goal namin from the start. Gusto namin siyang maiba sa meant to be. Kumbaga, para magkaroon ng reason yung mga tao, para panoorin kami sa sinihan. Mas pinaghirapan, lalong-lalo na si Direk Joel, napaka-mitikuloso niya, hindi pwede sa kanya yung okay lang. So, para sa akin, ano siya, it's worth watching. Dalawang beses po na akong sinaktan. Sobrang tanga ko na kung gagawin ko pang tatlo, di ba? Sabay-sabay tayong kiligin. At ma-inlove sa hashtag Kenby. Handog ng Regal Entertainment. Directed by Joel Lamangan. This time, I'll be sweeter. We will give you the sweetest romantic film on our very first movie that will make you fall in love again and again and again.